Pinalaya ng wala raw binayarang ransom ang magkapatid na Filipino-Chinese na tinangay sa Regalado Avenue sa Quezon City nitong Biyernes. Pero sa Mandaluyong, pinagahanap pa rin ang suspect na tumangay sa isang tatlong buwang sanggol. May report si Ian Cruz. Alas 12 sa madaling araw nitong Sabado, nakunan sa CCTV ang magkapatid na ito sa isang establishmento sa Malate, Maynila. Naluluha tila balisang dalawa habang may kausap sa telepono. Ang hindi alam ng gwardiya roon, sila ang magkapatid na Filipino-Chinese na tinangay sa Regalado Avenue sa Quezon City. Binanggat inago umano ang kanilang sakyan umaga nitong Biyernes. Umiiyak yung malaking bata. Ano sinasabi dun sa kausap? May narinig akong ano, yung sinasabi ng malaki na anong nangyayari dyan, sabi niya. Ganun lagi, tinatanong niya, anong nangyayari dyan sa bahay, sabi niya. Ganun lang, tapos umiiyak yung bata. Dito sa Quirino Avenue sa Maynila, ibinaba ang magkapatid. Alas 11 ng gabi nitong Biyernes, umasok sila sa isang fast food chain at kumain. Pasado alas 2:30 ng madaling araw, nang sunduin sila ng kanilang mga kaanak. Ayon sa anti-kidnapping group ng PNP, walang binayad na ransom ang pamilya para palayain ang mga biktima. Pero 5 oras daw silang nagpaikot-ikot hanggang sadalhin sila sa isang mataong lugar sa Bulacan. Nilakad lang sila talaga na hindi man lang sila pinaringan o basta't simple lang yung paglakad. Kaya sabi namin nga, hindi kidnap ransom talaga to. Isa pa sa inaalam ng otoridad ay kung ang family driver ang patay ng mga suspect. Batay kasi sa kwento ng mga bata, may atraso man ang driver sa kidnappers. Ang sinasabi lang nila huwag kayong matakot, hindi naman kayo ang ano dito, mayroong atraso sa amin yung driver nyo, yun lang sinasabi lagi. Sa ngayon, hinahanap pa rin sakyan na tinangay ng mga suspect. Sa Mandaluyong naman, isang tatlong buwang gulang na sanggol ang tinangay ng suspect na nagngangalang Loveling Kasipe. Kwento ng ilang bata, ingat siya ng larawan ng kanyang anak at sinabiyang ipapa-audition ito para maging model ng isang brand ng gatas. Kinuha para ang birth certificate, pati na gatas, vitamins at ilang damit ng sanggol. Pero matapos pagkatiwala na hina ang kanyang anak itong Sabado, hindi na nagpakita si Kasipe. May nararamdaman yun bago nila kinuha eh. Sabi niya pa nga, hindi ba ay masilan anak mo sa aircon kasi ganito daw, ganito, uubaran daw yung anak. Sabi ko, may pulmonya yan siya. Sinubukan daw niyang tawagan ng suspect pero hindi ito sumasagot. Batay sa investigasyon, posibleng na-hypnotize ang ina ng nawawalang sanggol. Sa budol-budol, ang pain nila yung maraming pera. Siguro pinangakuan siya ng ganitong kontrata, na magiging star yung anak niya, sumisikat. Siguro medyo nainganyo siya at na-hypnotize. Maalala ng pulisya, huwag basa-basa ay pagkatiwala ang anak sa mga taong hindi kilala. Sa pagtatala ng Philippine National Police, meron ng 3 kaso ng kidnapping sa Metro Manila mula January hanggang Abril ngayong taon, habang nasa 12 na ang kaso ng kidnapping sa buong bansa. Ian Cruz, GMA News.